Magandang araw ulit sa inyong lahat at welcome back sa channel natin na House Doctor Tutorial. Ngayon, pagbibigyan natin yung request ni Sir Sunny Glova kung paano mag-wiring ng 4 valve or 4 na ilaw ng isang switch kasi nakailang message na siya. Matagal lang niyang nire-request to guys. So sa mga ibang may request video, wag po kayo mag-alala, gagawin din natin yan. Kumbaga, nag-i-invest pa lang tayo ng gamit kasi hindi pa rin kumpleto, lalo na kay Sir Jam na yung fire alarm, hindi pa rin kompleto yung gamit natin. Tsaka yung mga motor control guys, hindi pa kinukompleto ko pa yung gamit. Pasensya na po kayo kung medyo natatagalan. Ito, matagal na rin itong request ni Sir Sunny Glova. At maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa pag-aantay sa mga video ko at pag-suporta. Guys, siya nga pala, before ko makalimutan, salamat na rin ako kay Sir or Mr. Michael Wong ng The Golden Warehouse. Guys, support nyo yung kanyang shop sa Shopee. Meron siyang shop sa Shopee about sa electrical tsaka mga iba pang material sa hardware. Kung kailangan nyo guys, dun lang kayo kuha ng mga materials. Medyo okay naman yung mga gamit niya. Quality na tsaka affordable. Maraming salamat po kay Sir Michael Wong ng The Golden Warehouse. Ayun, visit nyo guys siya sa Shopee. Guys, before natin to simulan, pakita ko sa inyo yung kanyang wiring diagram para kung sa man sa ating pag-tutorial medyo hindi nyo siya masundan, dito man lang sa wiring diagram kayo tumingin. Yan, ito yung ating panel or ito yung ating yung circuit breaker, ito yon. Tapos yung line 1 nya diretso sa ating single switch or itong switch na to. Tapos ito yung mga load nya, yan, ito yon yung ilaw nya. Bawat load meron siyang return. Pag sinabing return, ito yon yung galing sa load or ilaw, papunta dito sa ating switch. Ayan. Magkaka-splice na siya kasi parallel siya. Kumbaga, one location or one switch sa 4 na bulb. Pag binuhay yung switch, buhay na lahat ng bulb. Then, ito yung ating line 2. Yung line 2, galing lang dito sa ating circuit breaker, nakakonect lang sa ating bawat bulb or load. Wala na siyang ibang pupunta pa, hindi siya dadaan sa switch. Basta, diretso lang siya sa ating load. Ganun din yung ating line 1. Di na siya dadaan ng or mag-i-splice sa ating mga load. Diretso na siya sa ating switch. Ayan, simulan natin yung ating pag-wiring ng ating 4 valve in 1 location. Ayan, bago tayo magsimula sa gagawin natin na pag-wiring, lagi kong papaalala sa inyo na dapat ibababa muna natin yung ating circuit breaker bago tayo mag-umpisa or kung man yung gagawin natin sa ating bahay na may kinalaman sa kuryente. Make sure natin na naka-off yung ating circuit breaker. Dito yung 16 amperes lang i-off natin kasi ilaw lang yung ating gagawin. Yan. Pagka binaba na natin yan, wala nang current na tatakbo doon sa ating mga ilaw. Kaya safe na tayo na kumilos or gumawa ng gawain sa ating bahay na may kinalaman sa kuryente. Like kung papaalala sa inyo na kumbaga lagi tayong mag-iingat para sa ating kaligtasan na rin guys. Yan. Ito, makikita nyo, nilagay ko na yung ating line 1 tsaka line 2. Yung line 1 natin, ito yun. Yung black guys, ayan. Siya yung galing dito sa ating circuit breaker. Diretso na siya dito sa ating switch. Ito yun guys. Makikita nyo sa ating wiring diagram. Tapos, yung line 2 natin, lahat siya nakakonect dito sa bawat load natin or ating mga ilaw. Ayan. Kung makikita nyo dito sa circuit breaker natin, yung ating line 2, dito lang siya nakakonect sa ating mga load. Hindi siya pupunta sa switch. Yung line 1 lang, ang diretso sa switch. Yan. Yung switch naman, or yung line 1 naman, diretso sa switch, hindi na siya kukonect papunta sa load. Magkukonect sa kanya yung ating return na lang. Ito yung ating return. Yan. Bawat load, mapapansin nyo, meron siyang return. Kaya, halimbawa, meron siyang bawat isa, meron siyang sariling return, pwede nyo siyang gawing kanya-kanyang switch, pero dito sa ating gagawing demo, one location lang or isang single switch lang lahat ng ito. Kumbaga, naka-parallel na siya bawat isang bulb. Ayan. Kaya ilalagay na lang natin yung return ng bawat isang bulb na to. Natin ito, guys. Ito, babatakan natin ng return. Ayan. Hanggang dito na lang, guys. Kasi ito yung pababa natin sa switch. Ang gagawin natin, dito lang tayo mag-i-slice. Kasi nga, ang mangyayari, lahat ito, isang switch lang. Ayan. Patakan natin siya.
Yan, ito yung return nitong isang bulb na to. Gagawin natin hanggang dito lang siya. Tapos, yung return naman itong bulb na ito. Ang ating ilalagay. Pagka magpapapasok nga pala kayo ng wire sa PVC, ibe-bend nyo guys yung ating ano, wire para hindi kayo mahirapan. Kailangan ibe-bend nyo ganyan or hindi siya basta nakadiretso lang na ganyan. Ayan, para dire-diretso yung pagpasok niya. Ito yung return nitong isa, bulb na to. Tapos, ito naman guys, yung ating lalagyan ng return. Ayan. Hanggang dito lang ulit ito. Kasi nga, mag-i-splice tayo dito. Kaya tayo mag-i-splice kasi nga, magkakaparallel itong bawat ano, bulb na ito. Tapos, ito guys, yung return na nito, diretso natin siya dito guys sa ating switch. Siya lang yung bababa doon para isang linya na lang yung bababa or papunta sa ating switch. Medyo makakatibid tayo sa wire pagka ganon. Ayan. Ayan, kumpleto na yung ating return. Kung mapapansin nyo nga pala, yung ating line 2, kailangan lagi siyang merong ano, allowance sa bawat junction box. Kasi, halimbawa, mag-i-splice tayo or mag-a-add tayo ng load para pag magtatap tayo ng additional load, hindi tayo mahirapan. Pagka kasi saktong-sakto yan, mahirapan tayo magdagdag. Yung ating line 1, yan, yung black, tsaka yung line 2 natin, parehas dapat may allowance yon. Kasi pag nagdagdag tayo ng load, magdadagdag tayo ng another ilaw, dun tayo kukonek sa line 1 tsaka line 2. Ito naman kasing return, galing lang siya sa receptacle or bukilya, papunta lang sa switch. Kaya lang, mag-i-splice tayo dito kasi nga, para isa na lang yung babagsak sa ating switch, isang linya na lang. Kasi, hindi naman lahat nitong return na to, may kakabit natin sa switch kasi nga, diba ang switch natin, yan, basta, nakatusok lang isang wire dyan. O hanggang dalawang wire, yun lang yun. Kaya, ito apat na bulb to, mag-i-splice tayo dito. Splice muna natin lahat guys nung mga return. Itong line 1 tsaka line 2, hindi natin gagalawin yan. Mamaya pa tayo magtatap doon sa line 2 para doon sa ating load or bukilya. Gagawin natin yung galing dito ang return tsaka dito tsaka itong isa. Ayan. Ating i-splice yun guys. Mas maganda pagpantay-pantay natin. Para maimis din tignan, tsaka hindi kayo masyadong malito. I-strip lang natin. Ayan. Tapos ito, guys, itong isa, bakit ako nagtira ng mahaba dito? Kasi, itong isang natirang return na to, dito natin siya sa gitna i-strip. Ayan. Tapos, tsaka natin i-splice itong mga wire na to. Ayan. Pwede rin naman tayong itong return na to, dito tayo kumuha ng return, naka-splice siya dito. Pero kaya ako siya dinara dito, para hindi kayo malito, kumbaga, alam niyo yung pagsasama-samahin. Ayan, tapos ito, kunin nyo lang lahat ng return. Tapos, i-splice nyo na naka-pigtail na ganyan guys. Para, may kakabit din natin yung isang bukilya dito. Kaya, meron tong allowance. Dito natin kakabit yung bukilya para dito. Ayan, make sure nyo pag nag-i-splice kayo, mahigpit para maiwasan nyo na mag-loose. Then, lagyan natin ng electrical tape. Ayan. Ayan, lagi kong papaalala, yung kapal ng electrical tape, or kung anong kapal ng ating insulation ng ating wire, sa maganda, hindi nyo magiging kapal ng ating electrical tape. Ayan. Ayan. Ayan, pwede natin ikabit yung bukid dyan dito. Meron na akong prepare na bukilya.
or receptacle na ito. Ayan. Dito na lang natin ikakabit yung ating return. Dito sa side na to. Kasi ito, nilagyan ko na ng wire. Yan yung ating line to. Kaya ako nilagyan yan, i-coconnect na lang natin siya dito sa ating line to. Ayan. O, halimbawa, kasi siya mapatapat. Yung line to natin, kasi siya na nga yung live. Kasi line to line connection tayo. Yung live, dun sa gitna nung receptacle. Para safe tayo kapag magpapalit tayo ng bumbilya sa ating ilaw. Kasi pwede naman na off yung ating ano, yung ating switch pagka magpapalit tayo. Kaya yung live or yung merong current nandoon sa gitna ng receptacle para pag nagpalit tayo ng bumbilya, safe tayo, guys. Unahin muna natin dito, guys. Ayan. Itong bulb 1. Then splice din natin 'to. Basta pag nag-splice kayo, lagi sa mga gantong junction box, make sure nyo na mag-fit yun para maiwasan natin na mag-loose. Kasi pag nag-loose yan, guys, tendency nyan mag-spark yung ating ilaw or yung ating linya. Pagka ganun, pwedeng masunog or kung halimbawa mag-loose siya, mawala yung supply na kuryente, hindi ilaw yung ating bulb. Yan, kabit na rin natin yung return before natin lagyan siya ng electrical tape. Ayan, bali ganyan lang yung magiging kabit natin. Yung line 2 dito, tapos yung return. Lahat naman yan, may return na, tsaka meron ng line 2. Kaya, pare-pares yan. Kakabit ko muna, guys, tapos papakita ko sa inyo. Ayan, bali kinabit ko na yung lahat ng receptacle niya. Ayan, lalagyan ko na lang siya ng electrical tape. Kung makikita nyo, guys, ayan. Yung line 2, lahat doon sa center ng bukilya natin or ng receptacle. Ayan, tapos yung return, doon sa kabilang side, itong side na to, yung nasa gilid ng receptacle natin, guys. Ayan. Makikita nyo, doon sa ating diagram, yung line 1, na ito, ayan. Diretso siya, papunta dito sa switch. Tapos yung line 2, ito lahat yan, yung kulay white, lahat yan, nakakonnect lang sa ating bukilya or load. Tapos yung ating return na yan. Lahat yan, naka-splice lang kasi nga, parallel connection to. Yan. Magkakonnect lang siya para isa na lang yung bababa papunta sa ating ano, switch. Para pagka binuhay natin switch, sabay-sabay na silang magkakaroon ng current o tiilaw. Yan. Lagyan ko lang siya ng tape tapos kakabit natin yung switch muna. Tapos kakabit ko muna pala tong ating ano, receptacle tapos lagay natin tong switch. Yan, bali nakikabit ko na yung ating bukilya o receptacle. Kakabit naman natin yung ating switch. Sa pagkakabit ng ating switch, bali dadalawa na siya kasi nga na-splice natin. Itong live na lang, tsaka itong ating return. Mas maganda, guys, yung ating live, ayan. Itong live, doon natin siya i-coconnect dito sa may tag ng ating switch para pagka ano, bagay okay lang naman siya na magkabaligtad. Halimbawa, dito yung live, tapos dito yung ating return. Okay lang yan. Pero mas maganda, dito na sa may tag kasi halimbawa, gagawin natin siyang 2-gang or 3-gang. Alam natin kung saan tayo kukuha ng live na i-jumper doon sa another switch na ating idadagdag. Ayan. Dito lang naman kasi siya, guys. Dito yung isang wire, yung live. Tapos yung return dito sa side na to. Kasi itong dalawang to, yan. Yung dalawang butas na yan, may continuity yan. Kahit dito mapalagay yung live, okay lang. Kaya pag mag-jumper kayo, dito nyo lang siya ilalagay. Kaya mas maganda, doon na sa may tag na, o may marking, ngayon, pagka mag-a-add nga kayo ng mga switch or gawin siyang trigang, alam nyo kung saan kayo mag-jumper. Yan, ito yung ating live. Yan, tapos, itong return. Yung ating naman pag-wire strip ng ganito, makita nyo itong switch na to, meron niyang ano, yung gauge niya, para yung kung hanggang saan lang yung ating babalatan. Ayan, o. Oh. Ayan. Langan, guys, kung makikita nyo, lalapit ko. Kumuha na lang isang sample. Ayan yung gauge ng ating ano,
i-strip or babalot ang wire. Ito guys, kung makikita nyo yan. Yan. Langan, ganyan lang yung pantay. Para pag binaon nyo itong ating wire dito, ganyan o. Ayan. Wala siyang nakalabas na copper dyan sa ating ano, sa ating switch. Safe siya, lalo na kung halimbawa ginamit nyo utility box nyo, metal. Walang nakalabas na copper, safe tayo na hindi siya mag-grounded or didikit sa ating ano, utility box. Or kahit saan man na halimbawa wala nakalabas na copper, hindi tayo prone na maging grounded yung ating linya. Yan, kabit ko lang to guys, then lagyan natin ng bulb, tapos tetestingin natin. Nakabit ko na yung bulb, tapos yung switch natin, na-screw ko na rin. Pwede natin i-on yung ating circuit breaker para matesting natin. On natin yung ating circuit breaker. Tapos, yan, i-on natin yung ating switch. Kasi naka-on na natin circuit breaker, yung switch naman. Ang tendency niya, sabay-sabay siyang iilaw kasi nga, 4 bulb in one location lang or apat na ilaw sa isang switch lang. Ayan guys. Bali, okay siyang lahat. Ayan. Off natin. Ayan. Bali, ganun lang yung ano, yung paglilinya ng 4 bulb in one location. Ito nga yung request ni Sir Sunny Glova. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa niyong pagsuporta sa mga video natin. Sana po natulungan ko kayo sa pamamagitan ng video to. Ngayon, kung meron kayong mga tanong or suggestion, sulat nyo lang sa ating comment. At kung may mga request kayong video, ganun din. At huwag nyo na rin po kalimutang isubscribe pati yung isa dating channel na Uno Kenshin TV. I-like nyo na rin and share. Tsaka click nyo rin yung notification bell para kung halimbawa may mga bago tayong video upload, ma-update kayo guys. Tsaka maraming salamat po. Doon sa mga may request na video, paantay-antay na lang din po kasi syempre may trabaho din po akong iba. Tapos ito, matagal na rin to guys na request ni Sir Sunny Glova. Kumbaga, utay-utay ko lang na pagbibigyan lahat. Tsaka yung iba kasi guys, kahit sobrang tagal na, gagawin ko naman. Ang problema lang, kulang pa yung ating gamit. Kasi medyo mag-i-invest tayo din doon sa mga gamit na pinagagawa nilang video. Hindi naman kabakabasta, meron na tayong materialis. Kaya sana po, ipaantay-antay na lang at pasensya na rin po. Kaya maraming salamat po ulit sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat at God bless po. Tapos guys, bago natin tapusin tong video to, shoutout na rin doon sa mga taong walang sawang sumusuporta sa video natin at maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta.